So ayan guys, kung makikita nyo ang aking aircon, ayan naka-turn off dahil yan sa sinadyo ko. I-turn off siya para hindi maingay pag mag-video ako. At kung nakikita nyo ang dingding ko ay napaka-roomy dahil yan sa tubig na umaagos galing sa aircon. At dyan din sa baba, may ano din yan, may tubig, baldi na nakaabang dyan para pag papatak yung tubig, nandyan na siya nakaabang na yan, malapit na siya mapuno. At nandyan na din yung aking hagdanan, ready na siya para ako ay aakyat para maglinis ng aking aircon. So, let's go guys! Samahan niyo ako maglinis! Hello guys! Welcome to my channel! This is Dimple Girl Vlog again! At ngayon ay ipapakita ko na naman sa inyo kung paano maglinis ng aircon. Ayan guys, kung naalala niyo yung last premiere ko na naglinis ako ng aking electric fan dahil nga yung aircon ko ay may sira, may tubig na, maraming tubig na tumutulo or lumalabas. So, ngayon guys, ipapakita ko po sa inyo kung paano maglinis ng aircon. Sana effective tong gagawin ko. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin, please like and share this video and click the notification bell para updated na naman kayo sa susunod kong video. So, ayun guys. So, simulan na natin ang paglinis na. So, ayun guys. Mag-start na tayong maglinis. Naka-ready na ang aking hagdanan. So, una guys, i-open mo lang siya. I-open mo to siya para makuha mo yung screen. Dahil may dalawang screen dito. May isa dito at may isa. So, ayan. I-open na natin to guys. Ayan, iangat mo lang siya ng dahan-dahan para hindi siya masira. Yan. Masira lang ang iyong relasyon, wag lang ang iyong gamit. Dahil sa relasyon, pag masira, pwede yun siyang palitan. Pero ang gamit mo, mahirapan kang palitan, lalo na pag wala kang pera. So, ayan guys. Ito na yung screen. Ito, nandito yung screen na may nakaano to siya, parang screen na nagsumasala sa dumi para hindi masyado papasok doon sa loob ng aircon. So, ipupush mo lang yan siya, ipupush mo lang siya ng pataas para makuha mo yung screen. Pero hindi lahat ng aircon guys sa ganito yung style na ipupush yung screen. May iba ding aircon na nakadikit siya dito. Pagtanggalin mo tong cover na to, pagtanggalin mo yung cover, nakadikit yung screen niya. Katulad sa kanina, dun sa kwarto ng alaga ko, naglinis ako ng aircon. Hindi sila same ng paglagay ng screen. Sa mga alaga ko, is pagtanggal ko dito ng cover, kasali na yung screen. Kaya madali lang siya tanggalin dun sa mga alaga ko na aircon. Naglinis din ako kanina. So, ayan na. Nakuha ko na yung isa. Andito din yung isa, guys. So, dito. Ayan. So, kailangan mo lang siyang dahan-dahanin pagtanggal dahil yung screen na to ay very sensitive. Hindi kagaya ng jowa nyo. Hindi sensitive. So, ayan. Ayan na, guys. So, wait lang, ha? Papakita ko siya. Ay! Nahulog! Ako sa'yo. Ito na yung screen. Hindi siya masyadong marumi dahil nilinisan ko to ng 3 months ago na siya guys. 3 months ago na siya na nilinisan ko pero marumi pa, malinis pa din siya. Wala masyadong alikabok. So, ayan. So, kaya ito guys, hindi mo na kailangan sabunan. Hindi mo na kailangan i-brush dahil manipis yung screen niya guys. So, anuhan mo lang siya. Hugasan mo na lang ng tubig para matanggal yung alikabok. So, ayan, tara. Maglinis tayo para maka-proceed tayo sa... Iyoko dun sa labas, baka marinig tayo. So, dito na lang ako sa bathroom maglinis. So, simulan ko na.
See, ayan, diba? Ano na siya? White na. Hindi katulad kanina doon na, may ka... Parang ano siya? Brown na brown. So, ngayon na, white na siya. So, ayan. So, ganun lang guys. Hugasan lang yung screen. Huwag lang i-brush kasi mapupunit po yun siya. At, ayun, kailangan mo muna din siyang patuyuin bago mo ibalik doon sa aircon. Para, ayan, hindi masyado didikit agad yung mga alikabok. At habang pinapatuyo natin to, proceed muna tayo sa next na gagawin. So, tara! Yun guys, no? Proceed tayo sa step 3 ko. Ayan, kanina ginis tayo ng screen. At ngayon ay, dito na lang tayo, punasan ko lang to. At sprayan ko siya ng Clorox dahil kakahapon at kanina umaga may lumabas na mabahong amoy. So, ayan, try ko siyang sprayan ng Clorox, baka mawala. At maganda sana guys kung itong katawan na to ay tatanggalin. Kasi ano, tatanggalin siya kasi marami siya sa loob guys, hindi ko siya maabot ng kamay, hindi papasok yung kamay ko, so dapat talaga siya tanggalin siya, tanggalin siya guys, tapos ano, para malinis talaga siya. At dapat dito ay, pag matanggal mo na itong katawan na to guys, dito banda, parang may butas siya, yun, may butas siya dito, yun dapat sana yung hanahan ng gagamitan ng vacuum cleaner, vacuum cleaner yata, at saka yung parang vacuum na hinihigop yung dumi, so dapat yun sana yung gagamitin dito, so kaso hindi alam ng amo ko. Hindi niya alam kung paano bumili at hindi ko rin alam paano i-explain sa Arabic kasi in English ko lang yung pag-explain ko sa kanya. So, ayun nga. Dahil wala nga yung vacuum cleaner at kanina raw ako rin umakit sa kwarto ko, napunta muna ako sa labas dahil binuhusan ko ng tubig yung, anong tawag yun? Yung aircon na, yung blower niya sa labas, di ba may parang ano din siya, parang electric fan. Blower yata yung tawag doon. So, ayun, binuhusan ko na maraming tubig kasi maraming nakatakip ng dumi, yung mga dash. Yun, tapos, yun nga. So, mag-start na tayo para matapos tayo agad guys ha. So, ayan, sprayan ko siya ng Clorox para mawala yung dumi niya guys. May Clorox sa mamaya. Yung part ko. So, dahil may ako, and guys, nag-ready na din ako ng tabo, at saka pangulas ko, ayan, may tubig na din. Start ako sa taas, syempre. Pag mabilis ka, start ka talaga sa taas, syempre, diba? Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because... Do you want to know? It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your... Guys, ito na yung last. Ito na yung last step 4. So, ayan, ma-ano na siya. Mawala na siyang tubig, guys. Natuyo na siya. So, pwede na natin siyang ibalik. Balik na natin para... Ma-try natin kung may pumapatak na tubig. So, ayan. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan.
guys, pag ibalik niyo yung screen niyo, i-push niyo lang ng bababa para ma-lock siya. Ganun lang yun, ganun. Okay na siya. At ito din, i-close mo siya ng pa-down. So, yan. Ano siya? Wait lang, parang may natanggal dito ah. Sana may balik. So, ayan. Okay siya. Nabalik na siya. So, try to stick ko dito. So, ayan. Ito try to effective na yung paglinis ko ng aircon ko. Kasi, na-observan ko siya ng 2 hours. Walang tubig na pumapatak o walang tubig na lumalabas. Not like before guys, pag turn on ko pa lang ng aircon ko, mga 2 minutes, 3 minutes guys, may tubig na pumapatak agad-agad, maraming tubig na lumalabas. So ngayon, 2 hours ko na siya na-observaran guys, wala siyang tubig na pumapatak. So ayan, work it. Sana tuloy-tuloy na yon, hindi na wala nang tubig na lalabas para wala na akong problema at makatulog na ako ng maayos. So, ayan guys, thank you so much sa pag-support sa akin at maraming salamat sa nag-stay and God bless you all. Bye!